What's up guys? My name is Ed Gavino and welcome to my channel. And sana po sa mga bago dyan ay mag-subscribe na po kayo. And ang ating pag-uusapan ngayon mga tol ay ang syempre sa mga ibang tao ay hindi nyo pa alam yung mga jacket ko and lagi nyo nakikita yung mga denim jacket ko. So ngayon ang pag-uusapan natin mga tol ay ang isang mga malulupitang forma natin mga tito at mga tatay noon, ang mga leather jacket. Ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung mga collection ko ng mga leather jacket. And una sa lahat nyan ay ang gamit ko po pala ay I2I. At ito ay nabili ko lang siya ng 349, itong salamin na to. And kung ako sa inyo, sumubok na rin kayong bumili sa I2I. And napakalulupit and talagang friendly price talaga yung mga salamin nila doon. Ayun, bili na sa I2I. Shit. Nag-endorse. Pero ayun, guys. Kasi syempre, may ibang nagtatanong, ano nga ba yung mga salamin mo, di ba? Eh, at least, alam nyo na yung salamin ko. And ito, ito yung mga jacket natin na collection ko. Kasi sa ngayon, ang mga leather jacket ko, apat pa lang sila. Pero mga may hirap siya and rare talagang hanapin. Talaga kung bibili kayo, talagang mahihirapan talaga kayo maghanap. Pero etong mga to, online ko siya nabili and yung iba is DIY ko lang. Talagang wow! Ginawa ko lang po yun. Pero ayun, simula na tayo sa umpisa yung leather jacket. Ito, pakita ko sa inyo. Etong may leather jacket. Ito yung unang-una kong leather jacket eh. Pero may mga recent pa ako talagang leather jacket dati. Kaso talagang nasira na. Kasi ang leather jacket guys and girls, automatic siyang nasisira kahit sobrang tagal mo ingatan mo. Talagang nag-expired yung leather niya, kaya yun yung nangyayari. Kahit talagang ingatan natin, talagang masisira at masisira siya. Ito ang umpisa nating ipapakita, itong leather jacket na to. Isa sa pinakamahirap na hanapin to na leather jacket. Isa, pangalan po nito is Veterans Leather Jacket and nabili ko siya sa ukay-ukay lang. Sa ukay-ukay ko lang siya nabili and ito yung isa sa pinaka lagi niyang sinusuot ng ating idolo. And napakaganda nitong leather jacket na to dahil nga talagang sobra kung magmomotor ka, ang ganda niya tignan. And kung may mga t-shirt ka na kunyari halimbawa yung katulad nun sa akin, yung shirt ko The House of Us, kumbaga hindi mo problemahin na hindi makita. And maganda siya ang bagayan, kahit white and black shirt lang. And ito yung isa sa pinaka maganda at pinaka mahirap hanapin, Veterans Leather Jacket. Ito siya, and sobrang ganda nito. Ito yung pinaka legit na leather ko lang. Ito lang yung genuine ko talaga na leather. And nabili ko siya ng 500 pesos. Wow! Isipin mo yun, ukay-ukay lang kasi guys. Talagang may ginto kapag mag-uukay-ukay ka. Ito, nabili ko siya last year and hanggang ngayon okay pa rin siya, itong leather jacket. So, zipper siya. Kung magmo-motor ka, pwedeng-pwede to, isara mo, pre. Tas motor ka namin. Okay na okay siya magpang-motor. Ito, napakaganda nito dahil nga talagang hindi naman siya ganun kainit sa loob pag suot mo. Kapag magmo-mall ka, pwede ka mag-mall, men. And so mga girls, meron din naman kayo ng ganitong leather jacket. So, nasa sa inyo kung trip niyo yung mga ganitong leather. And ito yung first nating leather jacket, Veterans Leather Jacket. Ayan, napakaganda niya as in. Talagang hindi niyo pagsisisihan na binili niyo to. Kapag nakahanap kayo sa ukay-ukay or sa mga malls, pwede rin kayong humanap doon. And ang mape-prefer ko, kung gusto niyo ng leather jacket na katulad nito, meron din naman sa Zara, meron sa May Topman, merong H&M, pero sobrang rare niya talagang hanapin, kaya mahihirapan din kayong bumili nito. Pero ito ang ating unang leather jacket. Ito yung isa sa mga paborito kong jacket sa lahat, collection ko. Kung makikita niyo, ilang beses ko na ito ginamit sa vlog, pero talagang hindi ko siya pinagsasawaan. So ito, this is leather jacket, Veterans Leather Jacket. And punta tayo dito sa may pangalawa kong koleksyon. And ito yung isa sa mga nahirapan akong gawin. Talaga, kung nakita nyo sa post, makikita nyo, diba, nag-vlog na ako nito kung paano ko siya ginawa. So, ang inspired nito, Sandro Paris leather jacket. Wow! City siya, Varsity
leather jacket siya, and ang problema, synthetic lang yung leather niya, pero ingatan ko na lang talaga na masira siya. So, ito yung isa sa pinaka laging ginagamit ni Beach ng idol natin. Pero ito yung isa sa pangalawang collection na maganda na gamitin, and hindi ko inaasahan na bibigay sa akin to ng aking girlfriend. Ito, this leather jacket. So, nabili ko siya sa May Carousel ng 1,500. Sobrang hirap nitong isuot, yun yung problema. Kailangan pang tanggalin yung mga bracelet mo kasi nga sobrang sikit niya. Hindi na siya ganun ka lambot, pero ayun, tagaan lang. Ito yung feeling ko nga, yun nga yung sabi ko sa unang vlog, parang kay Sir Ogie Alcacid to, itong leather jacket na to. Yan, varsity leather jacket. And ito yung pangalawa kong collection, last na nabili ko sa leather jacket ko. And pinaghirapan ko din siya i-DIY, talagang maganda rin naman yung kinalabasan, talagang hindi naman halatang peke. Kumbaga, kailangan mo na talaga magtyaga para makuha mo yung gusto mo, di ba? And ito yung leather jacket ko. Ayan, kung makikita nyo, ito. Pwede rin kayo bumili ng legit talaga nito, kasi yung akin, synthetic lang yung leather. And pwede kayo bumili mismo sa May Sandra Paris, dun bumili si Sir Ogie and si DJ ng leather jacket na to. Ito, Sandra Paris, baby. Ang ganda, di ba? Kumbaga, hindi mo inaasahan na pag sinuot mo, talagang, wow, ang ganda pala, ang ganda ng dating ko pagkasuot ko to. Pero, ayun, punta na tayo, ito yung ating pangalawa. Punta na tayo sa isa upang leather jacket. And, kakatbo muna to, ang hirap tanggalin talaga. Ayun guys, nababalik tayo, ang sensya na kinad ko kasi ang hirap talagang, alis nung isa kong leather na to, itong, leather jacket na Sandra Paris. Pero, ito yung, isa sa pinaka rare na nabili ko na leather jacket. Sobrang hirap niyang hanapin talaga. Ang name ng kulay nito is burgundy na color, and napakahirap niyang hanapin. Ang talaga, kung hanap ko sa mga store, Topman o Zara, wala ka talagang mahanap, kaya napaka-chamba ko kasi nakuha ko to. Ito yung leather jacket na yun. Ito ang pinakasalmalupit na leather ko. And kaya humanap ako. Humanap kami ng girlfriend ko ng leather jacket na to. And napakaganda niya. Kung makikita mo, ayan. Bagay siya sa mga black and white shirt. Kahit may print, pwede siya. And kahit anong salamin mo, pwede rin naman. Talagang maganda din datingan nito. And ito yung pangatlo kong collection ng leather jacket. Pwede rin to maglagay ka ng turtleneck. Any hairstyle naman sa mga leather, pwede mo naman. Pero ito yung isa sa pinakamagandang leather ko sa lahat, na talagang hindi mo inaasahan na magkakaroon ka. Kasi nga, nabili ko siya sa may Lazada and Shopee. Pero ngayon, yung account na yun, postpone na. Hindi ko alam kung nag-error o natanggal na siya ng Lazada. Kasi nga, kakagawa lang ng account na yun, talagang yung nangyari dito. Buwis buhay yung ginawa namin ng girlfriend ko. Mabili lang to. Parang nag-trust talaga kami sa taong yun. And ayun, thank you sa'yo kung sino man, sir. Pero ang ganda niya. And good quality. Mas maganda yung leather nito kaysa dito sa may isa kong Sandra Paris. Medyo parang faux na leather. Kasi iba yung synthetic, alam ko, tsaka faux . Hindi ko alam, pero i-clear nyo nga kung mali ako. Pero alam ko, iisa lang yun. Ito yung leather jacket natin na burgundy na design. And napaganda niya, kahit sino pwede magdala nito. And kahit anong hairstyle mo, pwede dito. And ayun, move tayo sa isang leather jacket. This is the final leather jacket. Few moments later. So, ito ang pinakahuli. Ito yung pinakahuli na leather jacket ko. Ito kasi, may plastic na to. Fast track, isa din yun sa pinaka-okay na padalahan. Kasi, hindi ko in-expect na may plastic pa to. So, iniingatan ko talaga to. Kasi nga, sobrang hirap humanap ng magandang leather jacket na biker. Kumbaga, hindi ko talaga inaasahan na makakahanap ko ng ganitong leather jacket. Pero ito, this is my leather jacket, biker leather jacket from Zara. And nabili ko to ng 1,600 sa May Carousel. Pero ngayon wala na ubos na daw ata yung nabilan ko nito, ubos na yung stocks nila. Nabili ko siya ng size small, ito, leather jacket. And napakaganda nito, may zipper pababa.
And hanggang ngayon is almost 1 year na ata. 1 year ko na itong nabili. Ito yung leather jacket. Ayan, kung makikita nyo. Napakaganda. Ito yung ano, May coin pouch. And ito lang ah. Alam nyo ba na yung dito, ito, itong leather jacket na design na to, hindi lang siya pang forma. Ito, para sa, ginawa ang leather jacket para sa mga nagmamotor. And dito nila nilalagay yung kanilang gloves. Kasi yung mga ibang nagmamotor na naka-leather, eh, pag uhubarin nila, syempre aangat pa nila yung likod or something na pwedeng lalagyan. Eh syempre dito, para hindi ka tama rin, so lulusot na lang yung gloves mo dito and i-snap mo na lang siya. Yun, trivia. This is leather jacket, biker, and napakaganda niya. And ito yung leather jacket, biker, and napakaganda niya and napaka soft niya na gamitin. Ito, tagal ko na rin itong hindi nagamit and ayan. Ito, tapos ito, di-snap siya. Ayan, ito, okay na, na-snap na natin. And ito yung pinaka-favorite kong leather jacket. Kaya nga, hindi kita yung maong ko. Ayan o, nakamaong ako kasi. Tapos hindi rin pala kita. Kasi hindi rin naman ganun kalaki itong pader namin. Eh, maliit lang. Pero pasalamat na kami at may bahay. And ito, ito, this is leather jacket. And marami siyang, ano, zipper. Ito, marami siyang zipper. And meron din dito. Kumbaga, di ka mamong problema kung meron kang... Pwede mo lagyan ng pera or something. Ito, coin pouch. Para sa mga nagmomotor din, ang pagkakatanda ko. Para pag bumili sila, dito na lang nila lalagay. Coin pouch. And, yan naman nawawala eh. Coin pouch na yan. And, ito, dito, may zipper din. May zipper siya dito. And, meron din siyang lalagyan sa loob ng mga gamit dito. And, ito. Yan ang pinaka-final natin na outfit. Ito, this leather jacket. And napakaganda niya as in. Talagang, I think di rin kayo magsisisi na bumili nito, pre, dahil ang ganda talaga, di ba? Ito yung leather jacket na, kumbaga, eh, kahit saan, kahit sinong artist, eh, may kita mong suot-suot nila. Napakabagay sa kanila. This is the last leather jacket collection. And kung ano gusto nyo, may coat tayo dyan. Meron tayong denim jacket. And meron tayong bomber and varsity jacket. Comment down below. And meron din tayong mga polo dyan, Topman, Zara. And sa shoes, maduming shoes ko. Pero kung gusto nyo din, pwede rin yun. And sa mga shades, comment down below kung ano yung trip nyo. And ayun, punta na tayo sa shoutout time para at least ma-shoutout natin yung mga ating kaibigan na nagpapa-shoutout. Ayun, tara, let's go! Few moments later. Alright guys, ito yung nagbabalik tayo para sa ating shoutout time. So, ito ang mga nagpapa-shoutout. So, ito, let's get started. And ito, si paring John Michael Bacal and Amber Morante Eslabon and si James Sorio. And oo nga pala pare, itong si paring James Sorio, meron siyang YouTube channel. So, kung ano, hindi naman kayo ganun ka-busy, pwede nyo naman pasyalan itong YouTube channel niya and mag-subscribe na rin kayo. Ang name is Roddy Tuwi. Ayun, yun yung kanyang YouTube channel and sana supportahan nyo rin si pare. And ito, Lay Austin Orsal and si Jonel Sumalinog. Marky Marquez, ito maraming salamat sa iyo tol, and Jen Estigoy, Nazar Miranda, and si paring John Paul Nudalo. Maraming salamat sa inyo, sa mga nagpapa-shoutout, and sana hindi kayo magsawang manood sa akin, and sana na-entertain din kayo sa pinaggagawa natin today, and maraming salamat sa mga suporta nyo. And ayun, kapag na-reach na natin, sabi ko nga sa inyo, pag na-reach na natin itong 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, bibili na ako ng I2I and kasama kayo, manonood kayo noon and mamimili tayo doon ng tatlong I2I na mananalo. And yun yung pwede natin gawing raffle. So, ayun, sana kung sino man yung manalo and talagang ingatan mo yung salamin na yun dahil pinag-ipunan ko yun. di naman kasi talaga ganun kayaman. Pero ayun, and ito yung jacket nga pala na binigay ni DJ sa akin nung ASAP. Ito, sinuot ko lang din kasi hindi ko na siya nagagamit sa vlog ko. Pero ayun, ito. Tol, maraming salamat. And ayun. And o nga pala mga tol, sa mga taong nababasa nyo sa mga comment section na nambabash sa akin, huwag na lang kayong ano, huwag nyo na lang silang pansinin. Kasi pag pinansin nyo yung nagpapapansin,
eh magpapapansin lalo yan, di ba? Kumbaga, ignore nyo na lang yun doon. So, ayun, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo and sa mga nagtatanong ng outfit ko and sa mga gusto pang makakita ng mga iba kong pamorma, eh mag-comment lang din po kayo. And ayun, maraming salamat. Sana magpa-shoutout kayo ng mas marami pa dahil ayun, hindi ako magsasawa sa inyo mag-shoutout. Dito muna tayo magtatapos. Bye-bye!